Hi, this is Julieta Yang Orfiano. Welcome to my video. Kung first time ka sa channel ko, don't forget to like, share, o mag-subscribe ka para ma-notify kita kapag may bago akong video. Sa video ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa cost concepts and classifications. Ang mga topics na tatalakayin ko ay ang sumusunod. First, classification of cost. Second, manufacturing cost or product cost, inventoryable cost. Third, non-manufacturing cost or period cost. Ang cost ay nauugnay sa lahat ng uri ng samahan. Business, non-business, service, retail at manufacturing. Sa pangkalahatan, ang mga uri ng cost na natamo at ang paraan kung saan inuri ang mga cost na ito ay nakadepende sa klase ng organization involved. Ang initial focus natin ay ang manufacturing. Ngunit sa ating talakayan, dapat tayong magkaroon ng kamalayan na sa isang conceptual sense, ang manufacturing ay sumasaklaw ng higit pa sa mga kumpanya lamang sa pang-industrial sector of our economy. Sumasaklaw din ito ng maraming samahan na karaniwang tinignan as being service in nature, gaya ng movie studios at fast food outlets. Organisasyon gaya ng samahan tulad ng mga ito ay kasangkot sa pagmamanupaktura sa kahulugan na lumilikha sila ng produkto para sa mga customer o parokyano. Habang nagpapatuloy tayo sa ating talakayan sa makatwid, dapat nating tandaan na ang pagmamanufacture ay isang malawak na termino at ang cost na kasama sa ilalim ng manufacturing heading ay may mga aplikasyon sa isang malahanay na samahan. Marami sa mga ito ay maaaring involved sa service type activities. Ang isang pangunawa sa structure of manufacturing company therefore ay nagbibigay ng isang malawak pangkalahatang pangunawa sa cost na maaaring maging kapaki-pakinabang sa pag-unawa sa mga structures of other types of organizations. Bago matalakay ang cost terminology, ang term cost itself ay dapat tukuyin. Ang cost ay ang cash o katumbas na halaga ng salapi na inialay para sa mga kalakal at serbisyo na inaasahang magdudulot ng kasalukuyan o hinaharap na benepisyo sa organisasyon. Sinabi nating cash equivalent sapagkat ang non-cash asset ay maaaring ipagpalit para sa nais na kalakal o serbisyo. Halimbawa, maaaring ipagpalit ang land para sa ilang kailangang equipment. Ang cost ay natatamo para makagawa ng future benefits sa isang kumikitang negosyo. Ang future benefit ay karaniwang nangangahulugan ng revenue dahil nauubos ang mga costs sa paggawa ng mga kita, sinabi na mawawala ng bisa, ang mga nag-expired na cost ay tinatawag na expenses. Sa bawat period, ang expenses ay binabawas sa revenue sa income statement para ma-determine ang period's profit. Ang loss ay ang nag-expire na cost na hindi gumagawa ng kahit anong revenue benefit. Ang focus ng cost accounting is on cost, not expense. Classification of cost. First, cost classified as to relation to a product. A, manufacturing cost or product cost. First, direct materials. Second, direct labor. Third, factory overhead. Letter B, non-manufacturing cost or period cost. First, marketing or selling expense. Second, general or administrative expense. 2. Cost classified as to verifiability. A. Variable cost. B. Fixed cost. C. Mixed cost. 3. Cost classified as to relation to manufacturing departments. A. Direct departmental charges. B. Indirect departmental charges. 4. Cost classified to their nature as common or joint. A.
common cost. B, joint cost. Fifth, cost classified as to relation to an accounting period. A, capital expenditures. B, revenue expenditures. 6. Costs or planning control and analytical processes. A, standard cost. B, opportunity cost. C, differential cost. D, relevant costs. E, out-of-pocket costs. F, sunk cost. And G, controllable cost. Manufacturing costs or product costs or inventoryable costs. Lahat ng mga manufactured products ay gawa mula sa pangunahing mga direktang materyales. Ang mga pangunahing materials ay maaaring iron or for steel, sheet steel para sa automobiles or flour para sa bread. Ang mga halimbawang ito ay nagpapakita ng link sa pagitan ng basic raw materials at ang final product. Ang paraan kung paano ang kumpanya ay bumibili, nag-iimbak, and uses materials ay mahalaga. Napapanahon ang pagbili ay mahalaga sapagkat kung ang kumpanya ay maubusan ng mga materyales, manufacturing process will be forced to shut down. Shutting down production results in no products, unhappy customers, and loss of sales and profits. Ang pagbili naman ng masyadong maraming mga direktang materials sa kabilang banda ay maaaring humantong sa mataas na gastos sa pag-iimbak. Proper storage of materials ay maiiwasan ang waste at spoilage. Isang malaki at may sapat na espasyo sa pag-iimbak at maayos na pamamaraan. Ang mga materyales ay dapat hawakan at maiimbak ng maayos upang magarantsahan ang kanilang kasiyasiyang paggamit sa produksyon. Pwestong talaan ang mga material na stock cards, ginagawang posible upang makahanap ng goods ng madali. Ang mga naturang talaan ay nagbabawas ng problemang sanhi ng loss o misplaced items. Ang direct materials na naging bahagi ng finished product at maaaring maging madali at economically traced to specific product units. Ang cost ng mga material na ito ay direct cost. Sa ilang mga kaso, gayunpaman, kahit na ang isang material ay naging bahagi ng finished products, ang expenses ng actually the cost of specific materials is too great. Ang halimbawa ng mga ito, kasama dito ang nails in furniture, bolts in automobiles, and rivets in airplanes. Ang mga minor materials and other production supplies na hindi madaling matrace to specific products ay isinasaalang-alang bilang direktang mga materyales. Ang mga gastos sa hindi direktang material ay bahagi ng factory overhead cost. Direct labor. Ang labor services are in essence binili mula sa mga empleyado na nagtatrabaho sa factory. Bilang karagdagan, ang iba pang mga uri ng paggawa ay pagbili mula sa mga tao at samahan sa labas ng kumpanya. Ang labor cost ay karaniwang nauugnay sa pagmamanufaktura ay kasama ang machine operators, maintenance workers, managers, and supervisors, support personnel, at ang mga taong nag-handle, inspect, and store materials. Dahil ang mga taong ito ay lahat konektado sa ilang paraan sa paggawa, ang kanilang wages at salaries ay dapat isaalang-alang bilang production cost. And finally, as cost of products. Subalit ang pagsunod sa marami sa mga cost na ito ng direkta sa mga individual na produkto ay mahirap. Upang makatulong na mapagtagumpayan ang problemang ito, ang wages ng machine operators at iba pang workers na involved in actually shaping the product ay kinaklasipika as direct labor cost. Ang direct labor cost kasama ang lahat ng labor cost para sa specific work performed on products na maaaring madali at masundan to end products. Ang labor cost para sa mga aktibidad na hindi madali
at masusundan sa ekonomiya to end products are called indirect labor cost. Ang cost na ito kasama ang salaries ng mga naturang manggagawa as machine helpers, supervisors, and other support personnel. Kagaya ng indirect material cost, ang direct labor cost ay dapat isaalang-alang bilang factory overhead cost, payroll-related cost, gaya ng payroll taxes, group insurance, sick pay, vacation at holiday pay, at iba pang mga fringe benefits can be considered as part of direct labor cost, but are usually included as factory overhead. Direct labor plus direct materials equals prime cost, while the direct labor plus factory overhead equals conversion cost. Ang prime cost may be diagram as follows. Prime cost, direct materials, direct labor conversion, cost, factory overhead, factory overhead. Ang pangatlo sa manufacturing cost element ay isang catch-all para sa manufacturing cost na hindi mauri bilang direct materials o direct labor. Ang factory overhead cost ay iba-ibang koneksyon ng production-related cost that cannot be practically or conveniently traced directly to end products. Ang collection of cost na ito ay tinatawag na manufacturing overhead, factory burden, and indirect manufacturing cost. Ang halimbawa ng major classification of factory overhead costs are first, indirect materials and supplies, nails, rivets, lubricants, at small tools. Indirect labor cost, lift truck driver's wages, maintenance and inspection labor, engineering labor, machine helpers at supervisors. Other indirect factory cost, building maintenance, machinery and tool maintenance, property taxes, property insurance, pension costs, depreciation on plant and equipment, at utility expenses. Non-manufacturing cost or period cost, marketing or selling expenses. Marketing or selling expenses kabilang dito ang lahat ng cost na kinakailangan para i-secure ang customer orders and get finished product or service into the hands of customer. Since ang marketing expenses ay may kaugnay sa pagkukontak sa customer at pagbibigay ng kanilang pangangailangan, ang ganitong expenses ay karaniwang tumutukoy sa order getting at order filling cost. Halimbawa ng marketing expenses, kabilang ang advertising, shipping, sales travel, sales commission, sales salaries at expense na nauugnay sa finished goods warehouses. Lahat ng organization ay may marketing cost, regardless na kung ang organization ay manufacturing, merchandising, o service in nature. Administrative or general expense. Administrative expense, kabilang lahat ng executive organizational at clerical expenses na hindi lohikal na maisasama sa ilalim ng either production or marketing. Halimbawa, ang ganitong expenses kabilang ang executive compensation, general accounting, secretarial, public relations, at similar expenses na may kinalaman sa pangkalahatang general administration of the organization as a whole. Tulad ng sa marketing expenses, lahat ng organizations ay mayroong administrative expenses. Thank you for watching my video. I hope may natutunan ka sa videong ito. Meron akong ginawang part 2 at continuation ng cost concepts and classification. Diniscuss ko doon ang tungkol sa sumusunod. First, cost classified as to variability. Click mo lang sa taas o sa link sa baba ng videong ito para mapanood mo yung part 2. Don't forget to like, share, o mag-subscribe ka sa channel ko para ma-notify kita sa tuwing may bago akong video. Once again, this is Julieta Yang Orfiano. See you on my next video.